pha chắc để khô nó ăn gì mà. Well, okay. Second vlog is tungkol dun sa mga naipaliwanag sa amin nung secretary ng PWD ba ko or Federation Secretary na si Miss Melody Tubise dun sa mga ayuda. Okay? So, kasi hindi naman mapupuntahan ng mga, hindi naman makakapunta yung mga PWDs and their respective representatives knowing their reasons. Okay? Kung tutusin, kung 400 yung PWD dito sa Bacoor, kung 400 yun, estimated, there are only, umating kahapon is 10% lang. So, 44 to be exact, so lagay na natin sa 400, so 40, almost 10% lang yung dumating. So, wala tayong magiging ways to move kung hindi tayo gagamit ng social media na para ma-relay yung message natin at ma-forward dun sa mga taong dapat makarinig at makatanggap ng mga messages na yun. Kasi, alangan namang ikutin mo yun bahay-bahay, di ba? Hindi naman praktikal. Kung mayaman ang lahat, hindi naman tayo lahat mayaman. Kahit yung presidente na PWD Molino to na si Kuya Simon Oliver, hindi niya magagarantya na kaya niyang ikutin yung buong Molino to. Yung bababa siya sa bawat lugar ng Molino to. Hindi practical na gawin ngayon. At sino ang nasa right frame of mind na para gawin yun? Eh, kapos nga sa resources. Di ba? Kung gusto nyo magkakilanlan yung mga PWDs by social media, and then kung may kakilala, sabihan ako para ma-add ko sila sa group chat, or sabihan ako para ma-add ko sila sa Facebook, sa account ko mismo. Kung gusto nyo akong makilala, open naman ako online. Oh. Hindi, wala naman akong itatago sa inyo. Eh, kesa naman sa ikuting ko kayo, eh, para namang napakayaman ko at marami akong pera para bigyan kayo ng pamasahe para pumunta ng meeting. At kung gagamitin ko yung sasakyan ng barangay, hindi practical. Oo, magasto sa gasolina, buti yung gasolina lang. Eh, alam mo, hindi mo pakain at painumin yung magdadrive. Iikotin yung buong muli mo. Tsaka nakakapagod yun, hindi practical. Kasi pag yun na yun eh, maayos yung purpose nyo na ibaba, pumaba. Pero pag napagod kayo, hindi nyo naman na magagawa yung efficiently yung pag-iikot nyo pag sobrang pagod nyo na. So wala rin. Ba't nyo papagurin yung sarili nyo? Di ba? Kaya nga, yun na nga ang magandang purpose ng social media o technology na minsan ini-ignore nung iba yung good purpose. Mas naka-emphasize doon sa negative. So, ang babanggitin ko lang is tungkol doon sa ayuda. Okay? Sabi ni Miss Melody kahapon, okay, nasa listahan kayo. Hindi naman lahat kayo nasa listahan kasi limited yung funds. Okay? Hindi lahat kayo mapapasama sa listahan, lalo na yung mga bago lang. Hindi. Minsan dun pa kayo sa susunod na listahan sasama. Minsan dun pa sa susunod. Matagal bago kayo mapasama sa listahan. Kasi limited yung funds. So yung nasa listahan, limited lang din yung tatanggap. Hindi lahat makakatanggap. So halimbawa kung may apat na payout, baka dun sa pinakahuli at pinakahuli at dun sa pang-apat na payout pa lang mapasama yung pangalan mo. Dun sa tatlong nauna, hindi. Okay? At saka, hindi porket PWD kayo na mabibigyan kayo, garantisado, hindi. Kasi priority yung indigent. Ibig sabihin talaga nung indigent, yung kailangan talaga yung walang pera, walang means. No, walang sumusustento sa kanila o makapagbibigay ng kanilang kailangan. So, yun ang
priority. So yun lang dapat maintindihan nyo. I-share ko po ito sa page sa Association of PWD Molino 2 FB page. After kong i-record yung vlog mo ito, i-share ko po ito. At saka i-share ko po ito sa group chat ng mga officers at sa group chat ng mga, you know, yung sa group chat mismo ng PWD in general. Ngayon, kung meron mang kung hindi magustuhan itong sasabihin ko, eh pasensya na ko kayo. I have to be honest. I have to be honest with my statements. Kasi, actually kahapon, meron akong mga nadidinig na hindi ko nagugustuhan. Pero, hanggat maaari, pinipigilan ko lang yung sarili ko. So, dito ako nag-ano. Kasi, actually, hindi ko nasasabihin kung ano yun. But, meron akong statements na nadidinig na hindi ko gusto. For 7 years kasi, okay, I've been an officer from the beginning. Nung nagsimula yung PWD Molino to, nung pinatawag kami ni Cap at saka ni Ate Mac ba yun? Yung kasamahan nila, Kuya Efren sa barangay. Yun nagsimula yung organization dito sa Molino to, PWD organization. Isa ako sa nakapunta. I was able to go to the barangay and, you know, met with other PWDs. Yung iba sa kanila, kasama ko rin kahapon, nandun din sila nung meeting. So, alam ko yung, nakikita ko yung, pag pumunta ako ng barangay, nakikita ko yung availability ng sasakyan, yung ginagamit sa responde, priority siyempre mga responde, yung mga kailangan ng sasakyan. Hindi lang naman PWD gumagamit nun. So, schedule yung paggamit ng sasakyan. Di ba? At saka, di ba meron, di ba, pag humiram ka ng ano, hindi mo lang papagasulinaan yung sasakyan, pamimirinday mo pa yung nagmamanaw, siyempre mahihiya ka. So, yun, additional gastos yun. At saka, ikutin mo yung buong Molino to, napakalaki na ho niyan. So the best way, the easiest way is social media. Dapat lang ma-share. Diba, sinare ko dun sa isang tao. Yung tao na yun, isi-share. Then isi-share, ipo-forward na ipo-forward hanggang sa kumalat. Yun po ang pinaka the best way. At saka sinabi ko na kahapon, the best way para makilala nyo yung mga PWDs na to is alamin nyo yung buhay nila. Alamin nyo yung business nila. And in some cases, kung alam nyo yung business nila, nagustuhan nyo yung kanilang product o kung pagkain yung kanilang itinitinda, bumili kayo directly, nakakatulong. Pag bumili kayo ng produkto nila, kumita sila dahil sa inyo. Dahil bumili kayo ng binibenta nila, natulungan nyo silang kumita. So, walang masama doon. Walang masama doon. Dapat nga ganun eh. Walang susuporta sa PWD members and representative kung hindi yung kapwa PWD rin nila at yung representative nila. So, yun lang po.